Sa dessert factory. So ito po ang ating mga food. Meron po tayong boneless na crispy pata. Ayan. Ito po yung pinaka-favorite ko po sa dessert factory. Yan. Yung crispy pata na yan. Tapos meron po tayong buffalo wings. Ayan pa. Main course. At saka itong mozzarella nuggets. Then meron siyang sauce. Stable pala. Meron tayong the factory salad. And then, para naman sa ating dessert, meron tayong mga brownies. Mga brownies lang po yung pinili ko. Kasi hindi ka ko masyadong kumakain ng cake talaga. Talaga, honestly speaking, hindi po ako masyadong kumakain ng cake. Gusto ko lang pong tikman ang kanilang mga trademark na mga chocolate cake. So, yung brownies na lang po para madali po talaga siyang maubos. So, meron tayong mga three variants po ng kanilang brownies. Ito po ang fancy brownie. Ayan. May parang white cheese siya sa taas. Tapos ito naman ang regular na brownie nila. At saka yung panghuli ay ang rocky road na brownies. So, sana maubos ko po. Para sa aking drinks, meron akong cucumber na juice. At saka, meron din po akong strawberry na smoothie. Dalawa talaga, no? So, before we will eat, ayan, magsasanitize muna tayo ng ating kamay. So, let's start. Kain na tayo! Start natin ang itong aking favorite. Meron siyang sausawan na, ewan ko, parang suka at saka patis. Suka at saka soy sauce pala. Kain tayo. Favorite ko pong kumain sa dessert factory. Kasi ito nga po, yung favorite ko talaga. Yung boneless na crispy pata. Masarap na masarap po. Yung kay JT, ano siya? Carbonara. Carbonara ang pinili. Tsaka may smoothies din siya. Sana maubos ko. Walang sapaw. Oh, gusto ko kaya ito? Nakagamay lang. Dapat sa mga ganito, hindi masyadong uminom ng tubig. So, parang nauuhaw ako. Kanina pa ako nauuhaw. Sip lang ako ng konti. Ano? Nakapungutan na ni Mate. Ha? Nakapungutan na. Ano? Kung wala ka nag-YouTube karon, asa naman karon o magunsa na karon? Siguro nasa ano ako, nasa Saudi kay Papang Koy. Kasi flight ko sana nung March 18 sana yung flight ko papuntang Saudi. Kaso na lockdown. Kaya naiwan ako dito sa Pilipinas. Tapos si Papang Koy, hindi na ako nakasunod sa kanya. And then yun, naisipan ko nang mag-YouTube. Actually, yung YouTube kasi paano-ano ko lang eh. Parang happy ko lang.
Kasi gusto ko talagang mag ano, mag-vlog, mag-video-video. Ganun lang. Hindi ko talaga inisip ever in my mind na maging YouTuber ako. Wala. Wala lang. Hobby-hobby lang. Tapos, hindi ko pa naman alam na ganito pala yung YouTuber. Meron palang mga requirement. Pala? Masalamit eh. Masarap talaga. Gusto mo? Ito. Masarap ito. Bigyan kita. Bigyan kita. Sharing is caring. Namigay. Pwede mo kasi hindi na maharot yung mga. Pwede na mo. Mm-hmm. Kailangan ubusin ha. Kasi madami kayang mga hindi kumakain ngayon. Dito kami sa labas kumain dahil hindi sila nag-aircon doon sa loob ng dessert factory. Actually, nandito kami sa El Corso. Ang ganda ng view doon, dagat. Napakapunta na ni Motebot yung galingan. Ha? Ano to? Interview. Interview ni JK talaga. Ano? Ano? Question? Alam mo ko ka na. Alam ko siya sa una. Course? Actually, nung nag-graduate ako ng high school, yung first course ko talaga is medical technology. Kasi yung mama ko, medtech. Gusto kong sumunod sa yapak ng mama ko, si Tita Van. Mega love shout out, Tita Van. Sayang. Mami ko, I love you. Yan, gusto ko sana, noon. Gusto kong maging kapares ng mama ko, kaya nag-medtech ako. Then, I changed my mind. Nung mga second year ako, nag-change ako ng mind. Parang sabi ko, parang ayoko ng medtech. So, nag-ano ako, nag-shift ako ng physical therapy. Pero yung edad din naman niyo, ni Kuya. Nag-asawa ako at the age of 22. Pero, 22. Pero ano ako, nag-aaral pa. Sa PT. Third year ata ako nun. Ay, hindi pala, fourth year ng physical therapy ko. Ayan. Nabuntit ako. Lumalandi, guys. Malandi si Inday. Hindi, oy. Kasi, tinutukan mo ako ng baril ni Papang Kuya. Okay, hindi ako naka-no. Nakasabi ko, yes na, yes na. I love you, my Papang Kuya. Si Papang Kuya, para ba nagbabayad nito? May kabayo. Nahulog. May kabayo. Napakapunta na ni Mate. Ano pa? Ano ba ito? Or the bus? Ganun wala mang kay Uya Blain yung si Kuya Ramon din. Actually, ino mo niya ako ng tubig? Hot shit? Ino mo na ako ng juice? Ano ba yung mga tanong-tanong mo? Ay! Ano ba pang love life man yan? Inway natin ang aking kabataan. Actually, marami po. Marami. Take care. Marami. Maraming nanliligaw sa akin, pero takot ako. Kasi yung lolo ko, ano yan eh. Stricto kasi ako. Pinalaki kasi kami ng pamilya na stricto talaga. Bawal mag-boyfriend pag nag-aaral ka pa. Kaya yun. Hindi ko sila in-entertain. Pero nung dumating si Papa ko sa buhay ko, ano, hindi pwedeng ayawan eh. Magagalit. Go, Papa ko. Si Papa ko kasi, ano, ayaw niya ng no answer. Dapat yes ka. Kaya yun. Tinakot. I love ko naman talaga si Papa ko. Katong kwan pa katya, itong gaga pa ka, mahilig ka, lag-disco, party-party. Hindi. Kasi nga stricto yung papa ko. Uy, yung daddy ko. Ayan, yung papa ko mag-celebrate na kanyang birthday. Hindi ko alam kung anong age yung papa ko. Maingay.
ano ba yan? Pambot? May pambot kasi... Hala? Yung pambot talaga, maingay. Sige lang ba, yung pambot ay... Stricto po, yung lolo ko ay police, major police po. Hepe ng Cebu City noon. Yung lolo ko. So, pinalaki kami ng sister ko na talagang strictong-stricto talaga. Galing sa eskwela, bahay, eskwela yun. Kahit pumunta ng ano, ng mga mall, hindi namin ginagawa yan. Kasi takot nga kami na baka makita kami ng kapitbahay. Sundin kami ng lolo ko, patay kami. Tapos akong experience ng mga disco-disco, yung mga barkada-barkada, birthday, attend ka ng birthday, hindi pwede sa amin yan. Hindi pwede. One time nga, kinuha ko ng bridesmaid ng friend ko. At first, umuon yung lolo ko. Tapos nung time na talaga na magpupunta na ako sa bahay ng kaklase ko, dahil magbibihis, magme-makeup na ako. Ayun, nagalit. Nagalit yung lolo ko. Hindi ako pinayagan. Inano pa ako? Binugbog. Dahil nga sa galit sa akin. Kasi ininsist ko talaga na pupunta ako sa kasal. Kasi nahiya nga ako. Ako na lang ang wala doon. Tapos first time ko pa namang mag-bridesmaid sana. So excited ako. Kaso nagalit yung lolo ko kasi dahil ang aga-aga ko daw pumunta. Bakit umaga akong pumunta? Eh yung kasal, alas 3 pa. Gusto ata ng lolo ko. Alas 3 din ako pupunta doon. Eh mag-make up nga. Di ba lolo? Yung lolo ko ha, nasa langit nga. Regards sa lolo ko. I love you, lolo. May dati nagka-crush. Crush talaga. Ano? High school, ayan. Kasi high school naman talaga mag-start ng crush, di ba? Yun. Kasi nung sa elementary ako, mga kaklase ko, doon lang naman ako nag-aaral sa ano, sa mababang paaralan ng Basag Elementary School. Yung mga kaklase ko, mga... Sipon nun man, oy! Paano ka magka-crush sa mga kaklase mo? Amoy pawis! Wala talaga ako isip-isip sa crush sa elementary, oy! Ari na to sa high school, kay. Pag high school, te. Pugi-pugi naman, mga guwapo. Sila ang crush, dekan. Crush naman ka, ha? Basta crush. Admiration naman na, nag-admire ka pa ko, ay gwapo, ganahan ka niya, kaya mauni-mauna. Ha? Nasa ko'y crush. Malamin yun ni Kuya Tia, asa naman karoon yun, kung saan nakaroon. Siguro kung hindi kami nagkatuluyan ni Papang ko, stewardess ako. Kasi nung 19 years old ako, nag-apply ako ng, hindi ko lang sasabihin yung airlines ha, nag-apply po ako nung, ng stewardess. Tapos, nakuha ako. Kaso lang, si Papang ko'y ayaw. Pinagalitan ako. Nag-away kami. Inaway niya ako. Ano, wala mo rin sabot si Kuya Te na mag-stewardess ka? Kaya, iiwanan ko man siya. Ayaw nga ni Papang ko'y naiwan ko siya. Ganun niya ako kalo. Look siya nga makita kag bayan niya. Gwapo pa niya. Oo, takot siya na baka pilot yung aking mapangasawa. Ay! Magagalit talaga si Papang ko'y sa akin. Takot man siya kasi maiwanan ko. Uy! Tinakot man niya ako na baka pilot to ang aking masawa. Natakot din ako kay bata pa ako noon. Kaya yun. Hindi na ako nag-curso ng aking pagka-stewardess. Tinuloy ko yung aking may kailangan tayo na. Kuya Te, pila may yung ex sa una before ni mo? Ex? Exes. Sasabihin ko ba Papang Kuy? Patay ka talaga Papang Kuy mo ba? Wala ka talagang bonus na yung dahil. Dahil binukin mo siya. Madami yan. Madami girlfriend si Papang Koy. Hindi ko lang alam.
Madami pala kami. Hindi mabait si Papang Kuloy. Yakin sa may friendly lang. Yakin sa may pinakaduban niyang anoyam. Ako? Siyempre ako. Tikman naman natin ang kanilang buffalo wings. Masarap. Parang sa sunburst. Sunburst talaga. Basta. Ang hirap pala ng mukbang ano. Yan, tapos na ang isang manok. Tikman natin yung mozzarella. Yung mozzarella ano nila? Mozzarella nuggets. Ayan. Yung laman ay mozzarella. Ayan. Malinis naman po itong aking kamay. Hey! Yung langaw. Langaw pala. Wala siyang langaw. Ayan o. Oh. Kung kanina mainit pa ito, pag ganun mo, ayan. Didikit sana yan eh. Ayan. Hindi na. Hindi na makita. Huh? Tumigas na ang cheese. Yung ano nila, nugget, siguro mas masarap ito pag mainit talaga. Dapat pag sinerve nila, kainin mo talaga kaagad-agad. Dahil tumitigas po yung mozzarella. Kaya yun. Yun na lang ang sasabi ko. Pero masarap siya. Yung buffalo wings niya, masarap din. Yun niya. Sabi ko parang sa sunburst. Mm-hmm. Naman, salad. Ayun, tinidor ko. So, ayan. Salad. Yung sa'yo mong kwante, habis. Habis? Mabata pa ako. Ano? Maglaro lang. Maglaro mag-isa. Wala. Kasi restricto yung lola ko. Ayaw niya magpapasok ng mga friends sa bahay. Sure, yung kinabuhit eh. Hindi. Nagsasalita man ako mag-isa. Ano ba yan? Favorite color din. Favorite color ko is red. Yeah. Kaya kita mo naman yung chiche natin, red, di ba? Yung first car ko, ang kulay kay red. Masarap ang kanilang factory salad. Nabusog na ako. Ano nyo? Merong lettuce, tapos merong cheese, tapos merong ano, green pepper, may tomatoes, at saka may toasted bread, tapos, ano, carrots, merong carrot. Kailangan talaga ubusin pag mukbang. So, ayan, last na. Ang ganda, may ilaw na. Inalawa na kami. Ayan. Ubus na ang ating salad. Next. Dessert na. Ito na mga brownies natin. Ito talaga si brownie. Hindi ako masyadong umiinom. Ay, ano to? Parang bottomless. Bottomless, pwede hingi ulit. So ngayon kakainin na natin ang ating dessert. So itong mga brownies. Start natin yung plain na brownie. Brownie talaga? Ano ba? Brownie or brownies? Brownies. Knees with S? Brownies. With S pala brownies? Hindi pala brownie? Kasi yung brownie kay aso man yan na. Diba kasi resibo? Brownie man, ano pa sa nakatulat man yung brownie eh. Nalimta ng A, suksuat mo yung brownie. Yung brownies na yung brownie. Brownies talaga ha? Brownies ba? Please comment below. Brownies or brownie? Kasi sa resibo brownie. Kaya sinabi ko talaga brownie ano? Masarap itong plain brownie niya. Yung texture niya, crunchy siya or crispy sa ibabaw. Pero sa ilalim, moist na moist po. Masarap. Wow. Hindi masyadong matamis. Mapifeel mo na chocolatey talaga. I love Dessert Factory. Actually, hindi to sponsored ng Dessert Factory ha.
Ikaw, I wish. Dessert Factory. Teke naman. Pasalamat pala ako sa mga staff ng Dessert Factory dito sa branch ng El Corso. Napaka-pa-school nila. Nangitim na talagang ating ipin, ah. Ito naman po. Tikman natin. Katarwat talaga pag walang ipin. Ano? Pag bungal ka pala. Medyo matamis siya. Kasi nga, meron siyang syrup na chocolate sa ibabaw. Kita nyo naman, di ba? May syrup siya. So, medyo talagang super sweet talaga siya. At saka, andin po. Creamy na creamy sa ilalim niya. Tapos meron siyang nuts sa ibabaw at saka marshmallow po. Yun ang kanyang toppings. Kaya tinatawag na Rocky Road. Kaya nung Rocky Road sa ice cream, ganyan siya. Ang gusto ko siya pero matamis nga lang. Yun lang ang pinaka hindi ko gusto. Kasi hindi ako masyadong kumakain talaga ng sweet at saka bawal din sa akin yung sweets. Tinikman ko lang po ito for the sake of mukbang. Hindi ako kumakain masyado ng cake. Next po natin ay ang The Fancy Brownies. Ayan, meron siyang white cheese sa ibabaw na creamy, na sweet. Ayan, tikman natin kung ano ang difference. Sugary siya, tapos ano, parang may mga, medyo dry siya, hindi siya masyadong creamy. At saka, matamis din. Sa tatlong brownies na natikman ko, yung plain na brownies, yung pinakagusto ko po. Itong mga, parang, itong toppings na ito, yung sa donut, na nakikita rin nyo yan, ito siya, ito siya. Ito yung ginagamit nila. Ito pala ay cucumber na juice. Bottomless siya dito. Masarap yun. Yung strawberry smoothies ko, hindi ko pa masyadong naubos, pero uubusin ko yan. Overall guys, talaga masarap po yung mga food sa Dessert Factory po. So last nating uubusin ang aking smoothie. All the way down! Yay! Tapos na ang ating mukbang! The Dessert Factory! So this is it guys! Natapos ko din po ang aking mukbang dito sa Dessert Factory. All in all po ang masasabi ko sa food ng Dessert Factory, napakasarap po ng kanilang food. Delicioso! Ayan! At saka yung mga staff din po ng Dessert Factory dito sa kanilang branch sa El Corso, napakabait din po nila. So, ang masasabi ko lang sa kanilang mga dessert, napakasarap din po. Famous po ang Dessert Factory sa mga cake. So, if you want to taste their cakes, ayan, visit lang po kayo sa Dessert Factory. And then, yung hindi ko lang nagustuhan talaga yung tamis po, kasi hindi po talaga ako masyadong kumakain ng matatamis na pagkain po, especially yung mga dessert. Pero overall talagang masarap. 2 thumbs up po ako sa Dessert Factory. So I hope nag-enjoy kayo guys sa aking video today. If you enjoyed it, give me a huge thumbs up. If you have any comments regarding the food and the Dessert Factory, just comment below. And if you are new to my channel, don't forget to like, subscribe, and then hit the notification so that you will always updated sa mga latest uploads ko. Busog na busog po ako. Tingnan nyo naman ang aking channel. Laki-laki. So thank you.
you very much for watching again. Shout out nga pala sa aking mga hashtag IJFC family. Hello! Shout out din po sa daddy ko na si Stephen Dakay Sr. Advance happy birthday! Shout out din po sa aking mommy! Ayan na nandyan po sa San Francisco. Thank you so much sa support po and love ninyo sa akin. I love you all! Shout out po kay Papang Poy na nandyan sa Saudi Arabia! Hanggang sa muli! Hoy, hoy, hoy! Chips ahoy! Bye!